Nagpapahinga sa ilalim ng puno ang laborer na si Melicio Lapido III habang tirik ang araw. Suot nito ang makapal na jacket. Nagpakalbo na rin ito para presko sa pakiramdam habang nakapwesto na rin ang isang pitchel na tubig sa kanyang tabi. Natatakot na rin ito sa kanyang kalusugan na baka matamaan ng stroke o iba pang sakit dahil sa init ng panahon. Pahuwami kay init kayo. Nagtrabaho mi to gi kuan ug lang sang kahoy. Pawi mi diri kay ima kayang kinit sa adlaw. Init kayo. Naglalaro sa 37 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Mararamdaman ang init ng panahon mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Natatagal pa umano hanggang Mayo o Hunyo. Wala namang nakikitang disturbance ang PAGASA na papasok sa bansa. Patuloy na mga karanas na maliwalas na panahon ang ating subsurgent area na umaabot ng 38 degrees Celsius ang pinakamataas ating na-record. At patuloy natin maranasan ito hanggang sa Mayo o Hunyo kung saan bababa na o pa-neutral condition na dyan sa Hunyo at saka Hulyo. Wala na ring halos cloud formation ang lungsod kaya naman mas nararamdaman ng init ng panahon. Dahil rin rito, itinigil na raw ng Department of Agriculture ang pagsasagawa ng cloud seeding. So ngayon sa ating yung kondisyon natin ngayon, patuloy pa yung El Nino, although pababa na rin yung temperatura natin itong mga darating na buwan. Itong March, April, May, asahan natin na magpababa na yung El Nino phenomenon natin. Habang pinaalalahanan naman nito ang publiko na mag-ingat at iwasan ang paglabas ng bahay mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. At dahil sa alikabok sa daan dulot ng tumitinding El Nino na nararanasan ng lungsod at kalapit na lugar, maraming sakit ang pwedeng makuha. Aasahan naman na mababawasan ang init ng panahong nararanasan pagtungtong ng buwan ng Hulyo. Jessa Leduna, Brigada News.